Sa pagsusulat ng kasaysayan, napakahalaga ang magtanong, nasaan na tayo? Maayos na ba ang buhay sa Pilipinas? Ano ang itataya mo para sa ating kalayaan? Panoorin ang kwento ng mga bayani sa bayanang daloy ng kanilang buhay. At makasakali, makahanap tayo ng mga sagot sa nakaraan. Mga sagot sa hamon ng kasalukuyan. Inang mahal, noong ako ay bata at hiniling ko sa iyo na gusto kong mag-aral, punong-puno ko ng kagalakan dahil ang pinakapangarap mo ay magkaroon ng anak na pari. Para sa iyo, ang maging alagad ng Diyos ang pinakadakilang karangalan na maaaring asamin sa mundong ito. Si Apolinario Mabini ay isinilang noong 23 ng Hulyo, 1864, sa Talaga, Tanawan, Batangas. Kilala siya sa palayaw na puli at pangalawa sa walong magkakapatid. Ang kanyang ama na si Inocencio ay magsasaka at ang unang kabesa de barangay ng Talaga. Kanyang ina naman na si Junicia ay nagtitinda ng kape na nooy papaunlad na industriya sa Batangas at anak ng isang guro na si Maestro Juan Maranan. Utang ni Mabini sa lolo niyang ito ang hilig sa pag-aaral. Gayong hikahos sa buhay, sinikap ng mga magulang niya, lalo na ang kanyang ina, na mapag-aral siya. Pagpupursige, pagsusumikap at pag-iwas sa mga kasiyahang normal sa isang kabataan ang isinukli ni Mabini. Magaganda ang mga grado niya. Halos lahat ay sobresaliente. Itinuloy ni Mabini ang Bachelier in Artes sa Letran at nagpatuloy ang pag-ani niya ng magagandang grado. Habang nag-aaral, nanilbihan siya bilang sakatero sa lupain ni Don Arcadio del Rosario, isang tanyag na abogado sa Maynila. Gayunman, hindi niya agad natapos ang kurso dahil sa kagipitan at sa paglaganap ng kolera sa lungsod. Napilitan siyang bumalik sa Batangas at dooy pansamantalang nagturo sa paaralan ni Padre Malabanan sa Bawan at sunod sa Lipa. Habang nagtuturo sa Bawan, hinilingan ni Mabini ang kanyang ina na bilhan siya ng bagong damit para sa isang okasyon. Sinikap ng kanyang ina na maibenta ang mga inani nitong kape sa Lipa, Batangas. Ngunit isang barya lamang ang kabuang benta. Dahil walang pamasahin, nilakad ng kanyang ina ang Bawan mula Lipa sa kasagsagan ng ulan. Basang-basa at hapong-hapo ang kanyang ina nang makita niya ito. At naramdaman ni Mabini ang pagkahabag sa ina. Mula noon, hindi na niya ginastos ang barya at ipinangakong magiging mabuti habang nabubuhay dahil ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya ay maging pare. Ilang araw lamang mula noon, naratay sa karamdaman ng kanyang ina at makalipas ang isang taon ay pumanaw. Ipinangako ni Mabini sa kanyang ina na siya ang aantabay sa mga kapatid niya. Muling bumalik si Mabini sa Maynila at tinapos ang Bachelier in Artes. Napansin ni Don Arcadio ang hilig niya sa pag-aaral, kaya't pinag-aral siya nito ng pilosopiya at abogasiya sa Universidad ng Santo Tomas. Tinulungan din siya ni Don Numeriano Adriano, na kaibigang abogado ni Don Arcadio, at kinuhang eskribano sa opisina nito sa Intramuros habang nag-aaral. Habang nasa Santo Tomas, nangupahan si Mabini sa kalye Nagtahan, Sampaloc, Maynila, sa kubong pag-aari ng isang kamag-anak ni Don Arcadio. Dito nakilala ang mga estudyante at liberal niyang kapitbahay na nakapalitang diwa niya tungkol sa mga isyong panlipunan.
Lalong nalantad si Mabini sa mga isyong panlipunang dapat baguhin dahil kay Don Numeriano na isang liberal. Ang panahong ito'y kasagsagan ng paghiling ng mga pagbabago tulad ng representasyon ng Pilipinas sa Parlamento ng Espanya, pagpapatalsik sa mga prailing Espanyol, at pantay na pagtrato sa mga Pilipino. Sa Europa, aktibo naman ang mga Pilipinong profesional at estudyante tulad nina Marcelo Plaridel del Pilar at Jose Rizal. Tinawag silang mga reformador o taga-kampanya ng pagbabago. Sinikap naman nilang maipasok sa Maynila ang masoneria, ang kapatirang lalong nagpalakas sa kampanyang pagbabago sa bayan na noong una'y eksklusibo lamang sa mga Espanyol. Ipinasok ni Don Numeriano na si Mabini sa lohya nitong balagtas at nakilala bilang si Katabay na ang ibig sabihin ay mapagmasin. Dahil sa pagkakahuli at pagkakapatapon sa tagapagtatag nitong si Jose Rizal, humina ang La Liga Filipina na isang samahang itinatag para pag-isahin ang mga Pilipinong may malaking puso at pangarap para sa bayan. Nakita ito ng mga praile at opisyal na Espanyol bilang napakalaking banta sa seguridad at kaayusan sa Pilipinas. Bagaman hindi kasama sa mga unang nagtatag, isa si Mabini sa nakakita sa importansya ng ligang ito upang tulungan ang mga reformador sa Europa, kaya't nakiisa siya sa muling pagtatag nito. Dito niya nakilala si Andres Bonifacio, na rebolusyon ang isinulong dahil bigo ang paghingi ng reforma sa Europa. Bagaman lihim, naging popular ang kaisipang rebolusyon sa sirkulo ng mga liberal. Kumonti ang mga taga-suporta ng reforma at nalansag ang La Liga Filipina. Ngunit, nanalig pa rin si Mabini sa paghingi ng reforma. Bilang kapalit, kasama si Mabini sa nagtatag ng Cuerpo de Compromisarios upang ituloy ang pagtustos sa mga reformador at sa La Solidaridad. Nanatiling tagapag-ugnay si Mabini sa mga reformador sa Maynila at sa Europa sa pamamagitan ni Marcelo Plaridel del Pilar. Aktibo man sa mga gawaing liberal, natapos ni Mabini ang abogasya na may magagandang grado at naging profesional. Tumindi rin ang paghihigpit ng mga Espanyol dahil sa mga liberal. Isa si Mabini sa mga tiniktikan ng mga sikretong ahente ng pamahalang Espanyol, ang Cuerpo de Vigilancia de Manila. Unti-unting nakaramdam ng paghihina ng katawan si Mabini. Sinuri siya ng mga kaibigang doktor, ngunit hindi maipaliwanag ang kanyang karamdaman. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang siya na hindi na maigalaw ang kanyang mga binti. Nagkulong siya sa tinutuluyan sa nagtahan at ayaw niyang malantad sa publiko na siya'y lumpo. Lalo pang ginupo ng depresyon si Mabini nang siya'y hulihin ng Guardia Civil Veterana sa salang rebelyon. Dahil kilalang liberal, pinagbintangan siyang sangkot sa rebolusyon. Marami pa ang itinugis. Ipinatapon sa Mindanao, Palawan at Afrika. Pinahirapan sa mga kulungan at ang masaklap. Binitay tulad ni Rizal noong 30 Disyembre 1896. At nang malalapit kay Mabini na sina Don Numeriano at Domingo Franco. Kahit wala namang pruweba ang mga Espanyol na sangkot ang mga ito sa rebolusyon. Dahil sa karamdaman, ikinulong lamang si Mabini sa ospital ng San Juan de Dios. Pinagbawalan siyang kumausap ng sino man sa loob ng 2 buwan. Ngunit ang mas masaklap, hindi siya binigyan ng doktor na lalo niyang ikinahina. Dumulog si Mabini kay Gobernador General Fernando Primo de Rivera na mapalaya. Matapang niyang kinwestiyon ang pamahalaan dahil sa pag-alis sa kanyang karapatan na magpagamot at ang pagbintangan siyang sangkot sa rebolusyon.
Dininig ng Gobernador General ang petisyon ni Mabini sa paniniwalang hindi na siya banta sa Espanya dahil siya'y lumpo na. Ilang araw lamang mula ng makalaya, pumanaw naman ang kanyang ama sa tanawan. Binago ng pananatili ni Mabini sa San Juan de Dios ang kaisipan niya tungkol sa rebolusyon. Aminado si Mabini na wala siyang lakas ng loob noon na sumama sa rebolusyon. Ngunit nang napansin ko noong 1898, ang ligalig at galit sa maraming bahagi, dulot ng pagmamatigas ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas, na nagawad ng kalupitan sa mga nagsiwalat ng mga panganib ng masamang pamamahala sa Pilipinas, at nagpanukala kung paano ito iwasto. Malino kong nakita ang kagustuhan ng taong bayan, at inihayag ko. Natungkulin kong ihandog ang aking sarili at sumama sa rebolusyon. Nadismaya si Mabini sa pagsuko ni Emilio Aguinaldo sa Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan noong Disyembre 1897. Dahil walang naidulot na reforma tulad ng representasyon sa Parlamento ng Espanya, autonomia, at pagpapalayas sa mga praile, kundi panlilinlang kapwa ng mga rebolusyonaryo sa mga Espanyol at ng mga Espanyol sa mga rebolusyonaryo. Lumakas ang loob ni Mabini na sumama sa rebolusyon sa pangambang maunahan siya ng kamatayan ng hindi man lang natutupad ang mga pagbabago sa bayan. Inisip niyang ang kanyang mga kasamahang hinarap ang kamatayan dahil sa bayan, habang siya na may nabuhay. Bagaman mahina at may sakit, kinusa ng aking loob, bayang iniibig, na sundin ang nilalaman ng aking puso. Di na alintana ang madlang ligalig. Sa panahong tulad ngayon, na ang kahigpit ay sakdal, ay dapat itaya ang layaw at buhay, sapagkat di natin dapat hayaang iba ang kumabig sa ating kapalaran. Nakakasana sa isip ni Mabini ang mga sistemang maaaring makatulong sa rebolusyon. Ang tanging kulang na lamang ay ang makapasok siya rito. Tinanggap si Mabini ni Pasiano Rizal, kapatid ng martir na si Jose Rizal at general ng rebolusyon na hindi kumilala sa kasunduan sa Biak na Bato. Idinahilan naman ni Mabini sa mga Espanyol na siya'y nagpapagaling sa mga bukal ng Los Baños. Mula Los Baños, inilipat si Mabini sa mas ligtas na lugar sa Baí, Laguna, kung saan kanyang ibinuhos ang kaalaman sa batas at pilosopiya sa pagsulat ng Ordenanzas de la Revolución, na naglalaman ng magiging sistema ng pakikipaglaban at pamamahala sa mga bayang napalaya. Ngunit, naisip ni Mabini, batid man talaga ng mga rebolusyonaryo ang kahulugan ng kalayaan? Marami ang nagsasalita ng tungkol sa kalayaan nang hindi ito naiintindihan. Maraming naniniwala na ang pagiging malaya ay nangangahulugang maaari nang gawin ang anumang maibigan. Ito man ay para sa mabuti o sa masama, na isang malaking pagkakamali. Ang kalayaan ay para lamang sa mabuti at kailanmay hindi para sa masama. At ito'y laging nakaayon sa katuwiran at sa matuwid at marangal na budhi ng tao. Dahil dito, isinulat ni Mabini ang El Verdadero Decálogo na kanyang ginawa ng bersyon sa Tagalog. Binigyan din dito ni Mabini ang halaga ng kabutihan, ang maging mabuti sa mata ng Diyos at sa kapwa, at ang isaalang-alang ang kabutihan ng nakararami at ng bayang tinubuan. Malaki ang pag-asa ni Mabini na magtatagumpay ang rebolusyon, kaya't isang republikang demokratiko ang kanyang naisip na nababagay sa Pilipinas. Dahil dito, binalangkas niya ang programa konstitusyonal ng Pilipinas na sinulat pa niya sa Maynila sa tulong ni Don Arcadio.
sinikap ni Mabini na isalin ito sa Tagalog upang maintindihan ng marami. Si Guevara ang humanap ng paraan upang mailathala ang mga ito ng palihim sa Maynila, kung saan ang mga tao rito'y maligalig noon dahil sa balitang pagsalakay ng U.S. Asiatic Squadron sa loob ng Maynila. Walang kahirap-hirap na pinalubog ng mga Amerikano ang mga kakarag-karag ng mga barkong pandigma ng Espanya sa loob ng Maynila. Bahagi ito ng digmaang Espanyol-Amerikano na nagsimula sa interes ng Estados Unidos sa Cuba. Hiniling ng Espanya ang suporta ng mga Pilipino upang labanan ng Estados Unidos at isa si Pasiano sa napakiusapan. Hininga ni Pasiano ng payo si Mabini ukol dito na siyang nagbabala sa mga Pilipino. Kayong lahat, huwag palilinlang. Ang mga Norte Amerikano, tulad ng mga Espanyol, tulad ng lahat ng mga kapangyarihang Europeo, ay ninanasa itong matimyas na perlas ng dagat silanganan. Ngunit tayo ang mas dapat mag-asampa, hindi lamang dahil biniyaya sa atin ng Panginoon ang bayang ito, kundi dahil sa dami ng dugong idinilig na natin dito. Gayon din, hiningi rin ang Estados Unidos ang suporta ng mga Pilipino. Mismong si Aguinaldo ang nakausap ng mga ito sa Singapore at Hong Kong. Ipinangako ng mga Amerikanong tutulungan nito ang mga Pilipinong nakalaya. Ang pagbabalik ni Aguinaldo sa tulong ng Estados Unidos ay naging malinaw sa mga Pilipino. Kakampi ang mga Amerikano. Muling sumiklab ang rebolusyon at ipinailalim ni Aguinaldo ang buong Pilipinas sa kanyang diktadura. Habang nagaganap ang paghihimagsik, natanggap ni Aguinaldo ang isang kopya ng konstitusyon ni Mabini sa kawit. Namangha si Aguinaldo sa laman nito at sa mismong araw na yon, sinulatan nito si Mabini at inanyayahang pumunta ng Cavite. Umaga ng 12 ng Hunyo, 1898, sa Cavite Puerto, nagkita sa unang pagkakataon ang dalawa. Sa una, ay nagulat si Aguinaldo sa kalagayan ni Mabini. Ngunit, nang magsalita at magpaulan ng matatalinong diwa si Mabini, agad na napalitan ng pagkamangha ang pagdududa ni Aguinaldo. Kagyat na inanyayahan ni Aguinaldo si Mabini na maging tagapayo, na agad naman niyang tinanggap. Ano-ano ang mga pangako sa iyo ng mga Amerikano na siyang nagbunsod na ipahayag mo ang kasirinlan ng Pilipinas? Akin lamang narinig kay Almirante Dewey na layo ng Amerika na tulungan ang mga Pilipino upang makamtan ang kalayaan. Kung gayon, ang deklarasyon ay hindi nararapat. Iyan ay wala sa panahon at kawalang ingat. Ipinababatid natin ang ating layunin samantalang inililihim ng mga Amerikano ang kanila. Walang pagnanasang kolonyal ang Estados Unidos sa Pilipinas. Kinahapunan, idineklara sa kawit ang kalayaan ng Pilipinas. Ang tanging nasabi na lamang ni Mabini. Nakita kong hindi ko na mapipigilan ang magaganap dahil huli na nang ako'y dumating. Kung kaya tumahimik na lamang ako at nagpasyang araling mabuti ang pinakakinakailangan ng mga nagaganap. Agad na dinisenyo ni Mabini ang sistema ng pamahalaan na bagaman diktatorial ay nakaugat sa prinsipyong ang unang gampanin ng mga namamahala ay ang siguruhing mabigyang kahulugan ng kagustuhan ng nakararami. Ngunit nakumbinsi ni Mabini si Aguinaldo na gawing ilapit sa bayan ang pamahalaang unti-unting papalit sa pamahalaang Espanyol, ang pamahalaang rebolusyonaryong tinawag niyang pamahalaang tagapagbagong puri. Ang pamahalaang ito ang naghanda sa Pilipinas tungo sa isang republika at batayan ng pagsasaayos ng mga pamahalaang lokal, sistemang panghukuman at militar, mga ahensya ng pamahalaan at pagbubuo ng Kongreso na magpapayo sa Pangulo tungkol sa pangangailangan ng mga lalawigan.
si Mabini ang humarap sa iba't ibang usaping pampamahalaan at ang sumagot sa mga liham at katanungan ng mga opisyal ng pamahalaan. Dahil nakikita na ang balak na pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga napalayang bayan upang pagdibayin ang kalayaan ng Pilipinas sa Bacoor, Cavite noong Agosto 1898. At itinatag niya ang Komite Sentral Filipino na pinagmulan ng mga kinatawan ng Pilipinas para sa iba't ibang nasyon upang ipakilalang malaya at nagsasarili na ang Pilipinas. Tuluyan nang nawala ang pag-asang makuha ng mga Pilipino ang Intramuros dahil isinuko ito ng mga Espanyol sa mga Amerikano noong 13 ng Agosto 1898. Pinayuhan ni Mabini si Aguinaldo. Hindi pa natin natatapos ang pakikidigma sa Espanya, kaya wag tayo ang pagmulan ng isa pang digma laban sa Amerika. Wala tayong kakayahang pakiharapan ang dalawang digma. Dahil sa isyong pansiguridad, kinailangang ilayo ang sentro ng pamahalaan sa mga Amerikano. Kaya't idineklara ni Aguinaldo ang Malolos, Bulacan bilang bagong kabisera noong 22 ng Agosto 1898. Opisyal na lumipat dito ang pamahalaan mula Bacoor noong 10 ng Setyembre 1898. At 5 araw ang nakalipas, opisyal na binuksan ang Kongreso sa Simbahan ng Brasuein. Sa impluensya ng kongresistang si Felipe Buencamino, binanggit ni Aguinaldo sa talumpati nito ang pagbubukas ng Kongreso na sulatin ng mga kongresista ang konstitusyon. Hindi inasahan ni Mabini na mangyari ito dahil hindi kailangan ng isang pamahalaang nasa rebolusyon pa ang lehislatura nang sa gayon mapabilis ang desisyon ng Pangulo na hindi nadadaan sa pag-aproba ng mga mambabatas. Lalo pat wala pang bansang kumikilala sa kalayaan at pagsasarili ng Pilipinas. Iginiit ni Mabini na walang kapangyarihang gumawa ng batas o konstitusyon ang Kongreso dahil tagapayo lamang ito ng Pangulo. Hindi na napigilan pa ang Kongreso dahil may komite na ito para sulatin ang konstitusyon. Hinarang ni Mabini ang konstitusyon sa tanggapan ng Pangulo at nang hanapin ito ng Kongreso, sinabi niyang inaaral pa niya ito. Pilit na ibinimbin ni Mabini ang konstitusyon dahil bukod sa hindi pa ito kailangan, paborito sa mga kongresista dahil magiging makapangyarihan ng Kongreso at aagawin kay Aguinaldo ang pamamahala sa buong Pilipinas. Dahil sa pagmamatigas ni Mabini, tinawag siyang Camara Negra del Presidente o Kadiliman sa loob ng tanggapan ng Pangulo. At siniraan na sifilis ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Ayaw ni Aguinaldo na madismaya ang Kongreso, kaya't pinakinggan ito ang panig nila. Tuloy, nagdesisyon si Mabini na magbitiw na sa pagiging tagapayo ni Aguinaldo. Gayong batid kong may mga dahilan ka para mapagod na sa akin, dahil puro problema ang sinasabi ko sa iyo. Naway mapagtiyagaan mo pang basahin ang mga sasabihin ko sa iyo. At nangangako akong hindi na kita gagambalain pa. Tinatawag ko ang iyong pansin sa mga bagay na ito upang mapili mo ng mabuti ang mga taong itatalaga mo bilang kasama. At naway ang pahintulutan ng langit na huwag mong mapili ang mga taong mababayaran at madaling mapasunod sa iyong lupon. Dahil marami ka nang pwedeng sandigan, hayaan mo na akong umalis. Nung wala kang masandigan, inalalayan kita sa kabila ng aking karamdaman. Ngayong hindi mo na ako kailangan, nararapat lang naman na isipin ko rin ang aking kalusugan. Naway bigyan ka ng Diyos ng kaliwanagan, dahil nasa iyong kamay ang kapakanan o kasawian ng Pilipinas. Hindi tinanggap ni Aguinaldo ang pagbibitiw ni Mabini. Sa halip, tinanggap ni Aguinaldo ang kanyang mga puna sa konstitusyon
at binasa sa Kongreso noong ika-isa ng Enero 1899. Binago rin ni Aguinaldo ang kabinete nito. Si Mabini bilang kalihim ng ugnayang panlabas at ang nangungunang kalihim o primer ministro ng kabinete. Tinanggap ni Mabini ang mga posisyon sa udyok ni Aguinaldo upang magkaroon siya ng pangalan sa pamahalaan. Hindi man lubusang naipasok ang kagustuhan, tinanggap na ni Aguinaldo at Mabini ang konstitusyon na nagsilang sa Republika Filipina at nagtaas sa Kongreso bilang Asamblea Nacional noong 23 ng Enero 1899. Ilang linggo lamang ang nakalipas mula nang isilang ang Republika, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Si Mabini, na pilit iniwasan ang digmaan, ay napilitang ibahin ang programa ng pamahalaan para paboran ang pakikidigma habang ang mga Amerikanista sa loob ng pamahalaan ay tumakbo sa poder ng mga Amerikano tulad ni Calderon. Napilitan na ring ilipat ang kabisera ng Republika patungong San Isidro, Nueva Ecija noong 29 ng Marso 1899 dahil sa pag-abante ng mga Amerikano patungong Malolos. Kahit walang quorum, pinilit binuksan ang asamblea sa simbahan ng San Isidro at nagpasa ng resolusyong makipag-usap sa mga Amerikano para sa tigil putukan at alisin si Mabini sa pamahalaan dahil sa patuloy ng pagkontra sa gusto ng mga kongresista. Marami ang gustong makialam para sa pagmamahal daw sa bayan. Ngunit kung aaralin mo ang kilos nila, pansariling interes lamang ang iniisip nila. Ikinalungkot ni Mabini ang pamamayani ng mga Amerikanista sa loob ng gobyerno. Inunahan na niya ang pagbibitiw at ang pumalit sa kanyang mga posisyon bilang primer ministro ng gabinete ay si Paterno at sa ugnayang panlabas ay si Buen Camino. Si Rianzares Bautista naman ang naging pangulo ng asamblea. Makaraang magbitiw, nagpalipat-lipat si Mabini. Sinubukan niya ang mga bukal sa Balungaw at dito niya nalasap ang tamis ng payapang buhay. Dahil walang pagbabago sa kanyang kalusugan, lumipat siya sa Rosales, Pangasinan. Nagbitiw man, hindi pa rin napigilan ni Mabini ang sarili na tulungan si Aguinaldo na mapagtanto ang mga bagay na kailangan nitong panindigan bilang pangulo. Sa abot ng aking makakaya, nais ko makapag-ambag ang mga paglathala ng maikling artikulo. Kahit walang kasanayan at dahil sa pagmamahal sa bayan, ay siyang tangi kong magagawa para makatulong. Gaya ng inaasahan, hindi nagustuhan ng mga tinamaan ng kanyang mga artikulo ang kritisismo niya sa pamahalaan. Dumating pa sa punto na balak isensura. Nagkakamali sila dahil alam po kung paano ipagtanggol gamit ang pamamahayag ng ating adhikain. Dahil lagi naman tayong kumikilos sa ilalim ng kabutihan. Saka, handa kong labanan gamit ang buo kong lakas ang virus ng mga Espanyol na buong-buo nilang nakuha at gustong-gusto naman nila. Sinikap pa rin pabalikin ni Aguinaldo si Mabini sa pamahalaan sa pag-endorso sa kanya sa pagkapunong mahistrado ng Korte Suprema na itinatag sa Tarlac noong Agosto 1899. Sa pangunguna ni Paterno, tumutol ang gabinete ni Aguinaldo kay Mabini. Nakumbinsi si Aguinaldo na ipawalang bisa ang pagkahalal kay Mabini dahil ayon kay Rianzares Bautista, si Mabini ay lumpo. Nagbiru pa nga si Mabini laban kay Rianzares Bautista sa La Independencia. Ang pagiging puno ba ng Korte Suprema ay kailangan laging naglalakad? Hindi. Kung gayon, maaari palang wala siyang mga paa hanggat may utak siya at mga kamay para sa tanggapan. Mula noon, pinanindigan na ni Mabini ang pagiging lumpo. Baliwala na ang pagiging lumpo sa akin. Mula noong Enero 1896,
Hindi na ako makatayo dahil sa panghihina sa aking baywang at mga binti. Wala akong nararamdamang masakit at ako na may mukhang walang sakit. Sa katunayan, hindi na raw ako gagaling, sabi ng mga doktor. Ngunit, hindi ko ito ikinalulungkot dahil mayroon pa akong magagawang maganda para sa aking bayan. Hindi na nabuksan ng Korte Suprema dahil bumagsak na ang tarlak sa mga Amerikano noong Nobyembre 1879 at nagsimula ng tumungo sa kabundukan sa Hilaga sina Aguinaldo. Bagaman wala ng papel sa pamahalaan, nakita pa rin ng puwersang Amerikano si Mabini bilang isang mapanganib na Pilipino. Matapos bumagsak ang tarlak, nilisa ni Mabini ang Rosales at nagtago sa Quiapo, Nueva Ecija. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga Amerikano at ipiniit sa Intramuros noong 10 ng Disyembre 1899. Hindi naman naging hadlang kay Mabini ang pagkadakip sa kanyang pagkondena sa Estados Unidos. Pinalaya rin si Mabini noong 23 ng Setyembre 1900 sa kondisyong hindi siya maaaring tumira sa Maynila liban kung pahintulutan ng Estados Unidos at kailangan na niyang tumigil sa pagsusulat laban sa Estados Unidos. Pinahintulutan siyang makabalik sa nagtahan. Tinanggihan ni Mabini ang alok sa kanyang posisyon. Sa halip, tinustusan niya ang sarili sa pagiging kolumnista. Ang kanyang artikulong El Semil de Alejandro sa pahayagang El Liberal noong Enero 1901 ang dahilan kung bakit muli siyang ikinulong. Noong 16 ng Enero 1901, isinama si Mabini sa mga ipinatapon sa Guam kasama ang 56 pa na ayaw manumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Nang itanong ng Senado ng Estados Unidos kung bakit kailangang isama si Mabini sa mga ipatatapon gayong hindi naman siya kasama sa hukbo ni Aguinaldo, ang sagot ni General Arthur MacArthur, "Mabini deported. A most active agitator, persistently and defiantly refusing amnesty and maintaining correspondence with insurgents in the field while living in Manila, Luzon, under the protection of the United States. Also for offensive statement in regard to recent proclamation enforcing the laws of war. His deportation absolutely essential." Sinamahan si Mabini ng kanyang kapatid na si Prudencio. Payapa at nakakainip. Walang labis na kaligayahan o pagkabahala na hindi nakakaiba sa isang kulungan. Ganito inilarawan ni Mabini ang naging buhay nila sa Guam. Habang nasa pagkakapatapon, isinulat niya ang kanyang alaala tungkol sa rebolusyon at digmaang Pilipino-Amerikano, ang La Revolución Filipina. Pagkakataon na niya ito para bigyan ng puwang ang sarili. Ngunit ginamit niya ang akdang ito para gabayan ang susunod na henerasyon tungkol sa mga aral ng kahapon. Sa takot na maulit muli ang mga kamalian ng rebolusyon tulad ng pagkasilaw sa kapangyarihan at pagtalikod sa kapakanan ng bayan, inialay niya ang aklat na ito sa alaala ng kanyang ina. Noong 4 ng Hulyo 1902, idineklara ng pamahalaang Amerikano na tapos na ang minaliit nilang pag-aaklas ng mga Tagalog na sinundan ng proklamasyon ng amnestiya. Sina Mabini at Recarte na lamang ang natira sa Guam.
Habang pinag-iisipan pa ni Taft ang kapalaran ni Mabini, kinokonsidera na ni Mabini ang amnestiya. Nanghihina na rin siya sa mga panahong yun at nangamba pa sa pagkalat ng kolera sa Guam. Nais niyang mamatay sa sariling bayan. Ngunit upang mangyari ito, kailangan niyang manumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Inalam muna niya ang sitwasyon sa Pilipinas. Ngayong ang bayang Pilipino ay tinanggap na ang awtoridad ng Estados Unidos para maiwasan ang kanilang kasawian. Ang pananatili ko sa Guam ay maaaring isiping kontra sa kagustuhan ng marami. Ngayong nararamdaman nila na wala na silang lakas para ituloy ang paglaban para sa kanilang mga karapatan. Naniniwala ako na kailangan kong samahan sila. Ang sabihin sa kanilang huwag mawalan ng pag-asa, kundi magkaroon ng malakas sa pananalig sa sarili nila, sa katarungan, sa kinabukasan. Sumama ako sa pakikibaka, sa paniwalang dininig ko ang tinig ng taong bayan. Iniwan ko ang pakikibaka dahil sa katulad ding dahilan. Matapos ang 25 buwan na pagkakapatapon, nakabalik si Mabini sa Maynila at nanirahan muli sa nagtahan. Ako'y umaasa na mayroon pa akong kaunting pakinabang para sa Pilipinas. Ngunit hindi sa pamamagitan ng anumang posisyong alok ng Estados Unidos, nais niyang bumalik sa pagsulat sa mga pahayagan. Ngunit kamatayan ang pumigil sa pagsasakatuparan nito. Hindi na buhay na matagal si Mabini. May sakit na siya noon at lumala pa ang kanyang kondisyon nang makainom siya ng di napakuluang gatas ng kalabaw na kontaminado ng kolera. 11 ng gabi, 13 ng Mayo, 1903. Binawian siya ng buhay sa edad na 38 sa sakit dulot ng epidemya. Laman ng mga pahayagan ng kanyang pagkamatay. Sa nagtahan, libo-libo ang nagbigay ng huling pagpupugay kay Mabini. Mga dating kasama sa rebolusyon at kaibigan. Mga kilalang tao sa lipunan. At kapansin-pansin ang di mabilang na mga estudyante at kabataan at mga banyaga. Sa kabila ng pangambang di pahintulutan ng kagawaran ng sanitasyon at transportasyon ng Maynila na sumama sa libing, libo-libo ang naghatid kay Mabini sa kanyang huling hantungan. Ang ama-amahan niyang si Don Arcadio ang tumulong sa pag-organisa sa mga nakipaglibing. Ang loob ng simbahan ng Binondo ay napuno ng tao. Naghandog din ng talumpati ang mga kaibigan ni Mabini at maging ang mga politikong di sumang-ayon sa kanya. Makaraan ang libing, nakita sa aparador ni Mabini sa tinutuluyan niya sa nagtahan ang isang bariyang nakabalot ng panyo. Ito lamang ang salaping na iwan niya. Ito ang bariyang inabot ng ina niya sa kanya na ipinangakong hindi gagastusin. Dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Ipinaaalala ng bariyang ito kay Mabini ang pangako niya sa kanyang ina na maging mabuti habang napupuhay. Isang mabuting pangalan at masasayang alaala ang mga huling hiling ni Mabini para sa bayan na alam niyang makakamit lamang ng mga Pilipino kung sila'y malayang makapamumuhay at makagagawa ng mabuti sa ilalim ng kalayaan.